rin ka sa kanya, mag-ampo ka, ihatag niya kaninyo. Magpasalamat sa atong mga kaigsuunan nga niya. Salamat. Pag may gabi ka na doon, tanan. Pwede po tayo mo po. Sa atong tanan, magpasalamat sa atong buhi nga Ginoo nga gitagaantag maayong panglawas. Gitagaantag maayong panahon karon. God is good all the time. Kabalo mo katong kanina, katong nagtaligsik na, ang pugo sa Ginoo, Lord, ayaw paulan na kaya mga tao mabasa, unya makita ninyo ang glory sa Ginoo nga basta masunurin ka sa kanya, mag-ampo ka, ihatag niya kaninyo. Magpasalamat sa atong mga kaigsuunan nga niya karon diri gabi una. Una-una ko ang akong igsuon, Deputy Speaker Congressman Ruel Pacquiao. Governor Steve Chongbian Solon. Vice Governor Elmer D. Peralta. Sa atong Mayor Tisa Constantino ng Malungon. Sa atong halangdon nga Mayor Alexander Brian Reganet ng Maitom. Mayor Danny Martinez ng Kiamba. Mayor Cyrix Pacquiao ng Maasim. Mayor Vic Paul Salarda ng Alabel. Mayor Salway Sumbo Jr. ng Malapatan. Mayor Victor James Yap. Incoming Mayor Lorelei Pacquiao ng Jensen. Incoming Vice Mayor Jing Gakal. At siyempre sa ating incoming congressman ng Lone District ng Jensen, walang iba kundi si Attorney Atcharon, ang aking kumpare. Ayan po, hinaya sa inyong palakpak. Uy! O sa atong mga konsihals, nga niya karon dire, dili siguro isa-isa ako, magmadugay matang isa-isa ako. Tanan nga mga konsihals, mga board members, nga niya karon dire, tanan nga mga barangay chairman, barangay captains, sa tanan nga mga vice mayors na hindi ko na-mention, kaya magdugay din na punta dire. Kaya taas-taas ba niya akong speech karon. Sa tanan natong mga supporters. Mga supporters nga nagkalain, nagkagikan sa lain-laing mga lugar. Unang-una na din ang NMAX Club Philippines. Sa ating KKK MP PM, kasama mo kami, Manny Pacquiao for President. Puso at kamao. Magandang gabi. Puso at Kamao Solidarity Team. Gamma Kappa Rho Team nandito rin. Migans Migalit No Sigma P nandito rin. Sa ating PROMDI Mindanao Coordinators, M16 Religious Mindanao,
Yes, we care triple, tri people. The word for everyone, the word for everyone, Ministry International, PCCM Group, PMP Grassroots, naghana ay daog nataan eh. MP3 Group, UMSP Group, MPSSM, MPSSM Group, MP4P Group, Prumde, PCM. Hinaya sa PCM ay PCM. PDP Laban. At mga kapartido ko, friends, ang aking mga kaibigan na nandito ngayon, ang ating chairman ng Prumde Party, walang iba kundi si Mimo Osminya. Ang ating mga bisita galing sa ibang lugar, sa Maynila, Annabel Rama. Ang aking kaibigan, nga isa nag-influensya sa ako, nag-encourage sa ako ang mudagan pagkapangulo, walang iba kundi si Congressman Arnie Teves. Ang aking kaibigan at kasawa ng aking idolo, Congresswoman Jocelyn Tolpo. Sa aking idol, paghinay niyo palakpak, bigin mo ipagtanggol, di ba? Ang aking idol, na tagapagtanggol din, at nagmamahal sa mga mahirap na tao, walang iba ang ating susunod na senador, Senator Rapi Tolpo. Ang ating magiging senator din na nagsalita na kanina at nakilala ninyo, walang iba kundi si Lutz Barbo. Ayan. Nagpapasalamat din ako sa aking mga kasamaan na senador, Senator Ricardo Dick Gordon, Congresswoman Lauren Legarda, Governor Jess Escudero na magiging senador ulit, former Vice President Diomar Binay, former Senator JB Ejercito, Senator Mig Subiri, Senator Joel Villanueva, Senator Coco Pimentel, at sa lahat ng mga hindi ko nabanggit, senatorial candidates na nandito, baka may hindi ako nabanggit, siyempre ang representative ng aking kaibigan, ang kanyang girlfriend, no, na nandito, Bianca Manalo for Senator Wayne Gatsalian. Ayan. Okay. At ang aking Vice Presidente Lito Atienza. Narinig niyo naman kanina yung mensahe ni ng ating Vice President Lito Atienza. Making mga kapatid na nandito, Ruel Pacquiao, Domingo Bilbestre, Lisa Bilbestre, Isidra Pacquiao, Bobby Pacquiao, of course. Ang aking wala kayo makitang Manny Pacquiao kung wala sila dito sa mundo, kung wala sila. Ang aking papa, Rosalio Pacquiao, pasensya na kayo, mahihain ang papa ko, ayaw niyo magsalita. O siyempre, ang inyong kilala na Mami D, Mami Dionisia Pacquiao, nagsalita ito kanina. At siyempre, ang aking ano ba, hindi ko paano ko ba i-express ito? Na yung alam nyo, nung panahon na ako ay talagang bago pa ako nagsirbisyo sa bayan, ay lahat ng vices sa buhay na sa akin,
lahat ng mga lahat ng kalukuhan na sa akin. At itong babaeng ito ay nagtiyaga, nagtiis. Alam niyo, sa totoo lang, naniniwala ako doon sa kasabihan. Naniniwala ako doon sa kasabihan na in every success in downfall of a man, there is a woman behind. And I'm so blessed tonight. I'm so blessed sa buhay ko na mayroon akong babae na a woman of success, not a downfall. Walang iba kundi ang aking asawa, Jinky Hamura Pacquiao. Alam niyo, sa totoo lang, bakit dito ginawa ni Manny Pacquiao ang kanyang opening salvo? Bakit dito ginanap sa Jensen? Alam niyo po, tugote ko ninyo para isugilon sa inyong nganong dire. Kay significant ka ini nga moment karong adlawa. Dire nagsugod, nagtindog pa ang balaybo. Dire nagsugod ang pangandoy ni Manny Pacquiao katong bata siya nga matabangan ug makaaon sa kahirapan. Matabangan ang maginikanan ka mag-anak, tanan ug maka umasinso sa buhay. Dire sa Jensen. Pero sa tinuod lang. Dire sa Jensen. Wala man ko naghinakit, Wala ko nakuha dire nga team. Kay rejected man ko, rejected. Kabalo mo rejected. Ginaingon sa kuha nga wala daw ko'y pag-asa. Di ko kabalo mo boxing. So ang nakuha nako ang atong silingan, ang Davao del Sur. Kaya Davao del Sur team po ako nung amateur. Pasaylo ako ninyo kay na-reject man ko dire. Katong sa una nga nag-boxing ko, dito ko naadto sa Davao del Sur. Mauna nga perminti ko, nasikat ang Davao del Sur, perminti ko nakadaog. Unya, gusto gud nako matabangan, maiahon sa kahirapan ang aking magulang, ang aking pamilya. Nagdesisyon ko nga maadto sa Manila. Kabalo ba mo, nakipagsapalaran ako. Naamo ko yung mga amigo dire, mga classmate ako, daghang kaay na adire. Na ako yung mga daghang amigo na apat dire. Pero tungod sa kalisod sa kinabuhi, niadto ko Manila nga wala kabalo ang mama. Ang kabalo sa akong mama, mabalik lang ko o Digos, kay dito man akong team. Pero wa siya kabalo nga, nisakay na akong barko, paatog Manila. Pero wa ko kabalo, kinsay akong puyan dito. Kabalo ba mo? Pagsakay na ko o barko, perting hilak na ako. Perting hilak na ako, kay nganong nagdesisyon ko nga mulayo sa akong ginikanan, unsaon pa na ako pagbalik. Pagkita sa akong ginikanan. Pero tungod sa kalisod sa kinabuhi, gihimo na ako to para lang mabigyan ng kinabukasan. Umunlad kami sa buhay. Napunta ako ng Maynila. Pagdating sa Maynila, nagkaroon ng problema. Kasi ang nirecruit na boxer, hindi pala amateur, kundi professional ang kailangan i-recruit. Professional pala eh, ako 14 years old lang. 14 anyos lang ako nung dinala sa Maynila. So ang nag-recruit pala, yung inutusan, hindi niya naintindihan na ang pina-recruit pala sa kanya ay kailangan 18 above yung pwede na mag-professional. Eh ako 14 years old, kaya po, anong kapalaran ni Manny Pacquiao nung nanon ako sa Maynila? Alam nyo, trabaho ako sa construction, trabaho ako sa tiluring, si mananahi, trabaho ako sa kung ano na lang, patinda ako ng sampagita, bulaklak, minsan tulog ako sa kilid ng kalye. Alam nyo pa, sabi ko, parang hindi ko na yata, alakala ko, hindi ko na makikita yung mga magulang ko, mga kapatid ko. Kasi wala akong kamag-anak doon eh.
Sikap lang ako. Naintindihan yung mga kasama ko, buhayan. Sikap lang ako. Hindi ako nawala ng pag-asa. Naalala ko palagi ang advice na aking mama na huwag kang mawalan ng pag-asa, gamitin mo yung lakas mo, magsikap ka. Isa lang ang tandaan niyo. Huwag kayo manloko, huwag kayo magnakaw, huwag kayo manghingi. Gamitin yung lakas niyo. Kaya po, nagtrabaho ako sa Maynila, naranasan ko, yung lunita nga, natulugan ko yan eh. Natulugan ko yung lunita. Nung araw kasi, yung lunita, ano pa yan? Madilim pa dyan, hindi pa masyadong maraming ilaw. Kaya yan po ang aking story ng buhay. Kaya bakit dito sa Jinsan? Alam nyo, ang hirap ng buhay na pinagdaanan ko, maaring hindi nyo pa naranasan. Pero, ito, isang araw, ang Mami D, may lagnat, nagre-repack siya ng fish cracker eh. Nagre-repack ng fish cracker, alam ko, buhay pa yung may mga fish crackeran dyan. Ang Mami D ko, may lagnat, nagre-repack ng fish cracker. Sabi ko, Mama, tama na. Wala man tayong makain. Wala tayong makain doon. Tapos, ito si Ruel, maliit pa, bata pa, umiiyak. Mama, pagkain. Sabi na mama ko doon, wala man tayong pagkain. Inom ka lang maraming tubig dyan. Inom ka lang maraming tubig para mawala yung gutom mo. Eh, alauna na imidya ng hapon. Wala kaming pamahaw, wala yung paniuto. Gutom, iyak akong isuon. Kabalo ba mo? Ako bisag bata pa. Tulo akong luha. Tulo luha sa mga mana ko. Di ko kabalo ko siya ang buhaton. Mauto bisag ka ng mga tinapay sa pagkiri nga panos na kanuna mo. Ingon ana ang kinabuhi nga akong giagian. Mauna, bisag unsa inyong buhaton. Bisag dili mo kay Manny Pacquiao. Wala akong masuko sa inyo, igugma ko niyong tanan kay niya ko gikan sa pagkapubre. Mauna nga diri nagsugod ang atong opening salvo, ang atong rally para sa dako natong pangandoy, ang pangandoy ni Manny Pacquiao na atay nasud, na atay nasud nga malambuon, na atay nasud nga pwede nato ipagmalaki ngadto sa ibang bansa. Pwede nato ipasigarbo ngadto sa isang sa laing bansa. Dili ta gusto nako nga ang atong nasod dili madungog nga puro pangawat ang naa sa gobyerno. Kabalo ba mo perting daghan ng mga napuno na ko ba? Perting daghan ng mga leader mo istorya sa entablado. Kada eleksyon, perting gwapuha sa mga plataforma. Labi na mga presidential eleksyon, daghan kayo mga nagadagan o pangulo, pitaghana. Gapangako sila sa taong bayan nga baguhon, pero unsay nahitabo? Unsay nahitabo? Ka mga baga ug naong gyud. Ka mga baka og naong yun. Sa tinuod lang mga kigsunan, mata na to, idila na to itong mga mata para makita na to ang kamatuuran. Nga nung nagkadaghan man noon ang nagkalisod ng mga Pilipino, imbis na nga magkadato, magkaasinso ang mga pamilya, ang mga Pilipino, nagkasamutong kapobre. Unsa may diferensya nato sa Singapore, sa Hong Kong? Unsa'y diferensya nato, di ba? Pareho man lang yung bansa. Pero nga nung naniasinso man sila, kay tungod, walay korupsyon sa ilaha. Tungod kay walay korupsyon o dili lang puro mga pangako. Kining atong nasod, paminama, kining atong nasod, dili kinahanglan ng mga politiko. Ang kinahanglan sa atong nasod, leader. Kabalo mo ang leader? Pag sinabing leader, ang ginatanaw, long-term plan, dili pang 6 years, pang 3 years. Ang mga politiko, mga lingkod sa atong panggobyerno,
ang ilang permite ho naon-naon, sunod eleksyon. Pagkuma sa eleksyon, sunod eleksyon na po. Pagkuma sa eleksyon, sunod eleksyon na po. Kinahanglan nga naatay panglantaw sa atong kaugmaon, sa atong nasod. Ang unsay bot pasabot nako? Ang bot pasabot nako nga kinahanglan mag-put up tag master plan. Master plan meaning to say naay naatay vision for 30 to 50 years. Pero tungod kay ang gihimo nila sa gobyerno, gihimo nila panginabuy-an. They make their sustainable livelihood itong mga ganid na mga politiko. Gihimo nila panginabuy-an ang pagserbisyo sa katawhan. Mauna mga igsoon, sa mahigit isang dekada kong pag-upo sa gobyerno, sa tinuod lang, dili ko kinahanglan posisyon diri sa gobyerno. Dili ko kinahanglan, di po ko kinahanglan nga mudagan o presidente kung posisyon lang po ang akong ginaatubang sa gobyerno. Kahit pwede mo kumudagan o senador, siguro, mudaog mo siguro kong senador, napakoy posisyon, di ba? Ang ako amang good, gusto nako disiplinahon good ng mga kawatan diya sa gobyerno. Wala ko nagbinuang, nagtinunto, timan ininyo tanan, kining adlawa, kining gabhiuna. Kung ako maging presidente ng bansang Pilipinas, makita ninyo ang kanang mga kawatan sa gobyerno. Ma-appointed o ma-elected, madako o magamay, mga dato, mga bantog na pangalan, pakitaon ta mo kung unsaon ako napaguyod sa prisuan. Ingon ko sa ilaha, by the grace of God, because ang Panginoon lamang ang siyang nagagabay sa atin, ang siyang nagbibigay sa atin ng success. Pero pagdating ng panahon, sisiguraduhin ko sa inyo na ang bawat isa sa inyo, na ang bawat Pilipino, panalo sa laban ni Manny Pacquiao. Sisiguraduhin ko sa inyo na ang bawat Pilipino may trabaho at hinahanap ng trabaho. At sisiguraduhin ko sa inyo na walang mahirap na inargabyado at inaapi. Siguraduhin ko sa inyo na ang batas ng Pilipinas, pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman. At sisiguraduhin ko sa inyo na walang pamilya na walang sariling tahanan. Dahil yan po ay ginagawa ko na mula pa noon hanggang ngayon. Bago pa po ako napasok sa politika, ginagawa ko na po yung pagtulong dahil mahal ko kayong lahat. Hindi ako nagsasalita dito sa inyong harapan bilang isang trapo na politiko. Nagsasalita ako dito sa inyong harapan bilang inyong leader at tagapagtanggol para sa kaunlaran at kabutihan ng ating lipunan. Hayaan nyong sabihin ko sa inyong lahat yung nararamdaman ko sa puso ko ngayong gabi. Dahil po pagdating ng panahon, ang pangarap ni Manny Pacquiao, gusto ko na magiging simula ng inspirasyon pagdating sa pagsiservisyo. Gusto kong mabigyan ng hanap buhay ang bawat pamilya na walang hanap buhay. At ayaw ko na pamilya na hindi makakain ng 3 times a day, na 3 beses sa isang araw. At ayaw ko na pamilya na hindi makapagpaaral sa kanilang mga anak. Dahil isa po akong biktima nung araw, dahil sa kahirapan, hindi ko po napagpatuloy yung pag-aaral ko
nung ako ay bata. Uli ko na pong napagpatuloy ang pag-aaral ko nung ako ay nagkapera na. Pero ang tagal, sa tagal ng panahon. 2008, nag-graduate ako, 2019, 11 years. Karon pa ko kanungo nga, 11 years ang isang college. Dugay kayo. Pero kahit bisag unsa, kahit papaano, nakagraduate tayo. Diba? Pero ginasulti na ko kaninyong tanan sa nakita na ko nga problema sa atong nasod. Paminawa lang sa ninyo kanali ha. Nakabuo ko og 22 rounds priority agenda. Diha sa 22 rounds priority agenda sa atong nasod, nabuo na ko ang kinahanglan nga priority sa atong nasod. Tawago na to og health of the nation. Health of the nation, ito po ay una, housing. Pangalawa, education. Pangatlo, ayuda agriculture. Pangapat, yung livelihood natin. No? Yung livelihood para sa bawat pamilya nang may makain sa araw-araw. At susunod yung technology, transportation. Palakasin natin yung internet signal natin at pagandahin natin yung transportation natin na mawalang magiging traffic pagdating ng panahon. At panghuli yung edge, yung health system natin. Biruin mo ba naman? PhilHealth? Biruin mo PhilHealth? PhilHealth para sa mga mahirap na tao. Walang gumagamit na PhilHealth ng mga mayaman. Ang gumagamit ng PhilHealth, mahirap na tao. Pero, alam nyo, pero ang pera sa PhilHealth, ninanakaw. Biro mo? Sa totoo lang, mga kababayan ko, pakinggan ninyo ako. Kasi ako nagsasalita dito na hindi isang trapo na politiko. Nagsasalita ako base sa aking kaalaman sa mahigit isang dekada ng pagsiservisyo sa ating gobyerno. Alam niyo ba, bakit naghihirap ang bansang Pilipinas? Bakit naghihirap ang bawat Pilipino? Bakit naghihirap? Alam niyo, anong pinagkakaiba ng Singapore at Pilipinas? Pareho lang. Eh bakit maunlad na maunlad sila? Eh bakit dito, ang dami naghihirap at hindi makakain tatlong bisis sa araw at maraming nahihirapan sa buhay? Dahil po yan sa korupsyon. Dahil sa mga ganit na mga politiko. Kaya kung gusto niyo ng pagbabago, Luzon, Visayas, in Mindanao, mga kababayan ko, yung mga nahihirapan sa buhay, maghihirap, walang trabaho, walang hustisya, samahan ninyo ako. Dahil ang laban ni Manny Pacquiao, hindi laban lang sa sarili ko, laban sa pamilya, kundi laban ng bawat Pilipino. Dadalhin ko kayo sa kampiyonatong hahad ko. Dahil yan ang puso ni Manny Pacquiao. Pagdating ng panahon, gusto ko salubungin ako ng Panginoon pag wala na ang Manny Pacquiao sa mundo. Well done, good and faithful servant. Come, enter to my paradise. Yan po ang mission ko para sa taong bayan. Maraming salamat po sa darating po. Huwag niyo pong kalimutan sa darating po na May 9 election. Number 9 po tayo sa baluta. Number 9 po ako sa baluta. Huwag niyo pong kalimutan. Ako po ay nakikiusap sa inyong lahat. At yung mga nag-pick up dito, itong pabahay form. Itong pabahay form. Hintay na lang po kayo. Malapit na po yan. At matutupad na yung mga pangarap nyo sa buhay. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. Sigawan mo natin, Manny!
And right now, we'd like to request, of course, our incoming President of the Republic of the Philippines, Manny Pacquiao, to please be with us.